And then all of a sudden I got absolutely destroyed by Manny Pacquiao, and I think, right, I knew myself, I've got to retire here. You haven't got it no more, you passed it, you've got to retire no more. You've got to hang the gloves up. And that was the scariest feeling. Maraming boksingero na ang naging matagumpay sa kanilang karir. Subalit marami din sa mga ito ang nakaranas ng pagkalugmok pagkatapos ng karangian at kasikatan na kanilang tinamasa. Ang iba pa sa mga ito ay dumanas ng matinding depresyon sa buhay, sanhin ang paglisan nila sa sports na kanilang pinaglaana ng buong buhay. Maraming hindi na muling nakabangon at tuluyan ang nalugmok sa hirap, habang ang iba naman ay pilit na lumalaban para muling maitayo ang kanilang sarili. Isa na dyan ang boksingero na si Ricky Hatton na dumaan sa masalimuot na karanasan sa kanyang boxing career na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. I've got no boxing no more. What's my point being here on planet Earth? Ano nga ba ang pinagmulan ng depresyon na sumira hindi lang sa karir ni Hatton kundi maging sa buhay nito? Nasaan na nga ba ang tinaguri ang hitman ng boxing matapos na makaranas sa matinding depresyon pagkatapos ng masaklap na pagkatalo nito kay Manny Pacquiao? Isa si Ricky Hatton sa pinakasikat at pinakamamahal na boksingero ng mga tao sa Manchester, England, kung saan binigyan ito ng karangalan ng kanyang bansa dahil sa tagumpay na naabot nito sa boxing. Naging kampiyon sa dalawang magkakaibang dibisyon kung saan naging welterweight at unified light welterweight champion ang tubong Manchester, England. Itinanghal bilang 11th greatest European fighter of all time at 5th British fighter of all time. At itinanghal ding Fighter of the Year noong 2005 kasabay ng pagiging Unified Light Welterweight Champion. Subalit tulad ng maraming boksingero na nagtamasa ng tagumpay sa buhay, ay dumanas din ng pagbagsak si Hatton dahil na din sa kakulangan nito sa disiplina sa kanyang sarili na nagdulot ng pinakamapait na pagkatalo sa kanyang karir na pinagsimula ng depresyon at unti-unting paglamo nito sa kanyang katauhan. September 11, 1997, nang pasukin ni Hatton ng professional boxing. Naging impresibo ang unang panalo ni Hatton nang tapusin agad nito si Colin McAuley sa unang round ng kanilang 4-round light welterweight bout. Sunod-sunod pa ang naging panalo ni Hatton sa pagdaan ng maraming taon habang parami ng parami ang sumusubaybay sa kanyang karir. The London crowd has warmed to him and Hatton has got him down. June 2005 nang nabigyan ng pagkakataon na mapalaban sa isang world title fight si Hatton. May record na 38-0, susubukan ni Hatton na talunin ng Noi IBF light welterweight at ring magazine champion na si Kostya Chu ng Russia. Bagamat halos lahat ng kritiko ay nakikita na walang kahit kaunting pag-asa na manalo si Hatton, ay pinatunayan naman ito na siya na ang bagong aabangan sa kanyang dibisyon nang matapang nitong hinarap at nakipagpalitan ng suntok sa kampiyon sa buong laban. What is Ricky thinking of? Now he starts to lift it again. Look at the design! And he drives to... Nagawa nitong paayawin ang defending champion bago pa man magsimula ang round 12 dahil lang para makuha nito ang kauna-unahan nitong titulo sa kanyang boxing career. You've done it. Look at Billy Graham. Great credit to him as well. What a job he's done with Ricky Hatton. He is the winner by way of technical knockout. Still undefeated. And now the new IBF light welterweight champion of the world, Ricky the Hitman Hatton. Limang buwan matapos maging IBF World Champion ay nakuha agad ni Hatton ang WBA Super Title nang talunin nito ang kampiyon na si Carlos Mousa sa pamamagitan ng 9th round knockout. Tiene ese recto, le dicen. Un buen, tremendo, tremendo ese crochet de izquierda de Ricky Hatton que ha explosionado en el mentón de Carlos Mousa y me da la impresión de que esto se acabó.
Sa kabila ng pagiging unified champion ay binakante ni Hatton ang kanyang IBF title noong March 2006 matapos nitong tumanggi na depensa ng kanyang titulo sa naoy mandatory challenger na si Ben Rava. Ayon kay Hatton ay hindi na siya interesado pa na depensa ng kanyang titulo dahil nakapagdesisyon na ito na umakyat sa welterweight division. Sa pag-akyat ni Hatton sa welterweight division ay nasubok ang kakayahan nito nang kaharapin nito ang WBA welterweight regular champion na si Luis Collazo. Maganda ang naging simula ni Hatton na umiscore pa ng knockdown sa unang round. Subalit pagtapos ng magandang first round ay tila hirap na hirap na si Hatton sa laban. Bagamat nanalo sa laban ay hindi naman kumbinsido ang ilang boxing analyst sa naging desisyon pabor kay Hatton. Matapos ang napakahirap na laban sa kanyang welterweight debut ay muling nagbalik sa super lightweight division si Hatton para naman kaharapin ang Noy IBF champion na si Juan Uyurango. Bukod sa IBF title na hawak ni Uyurango, ay paglalabanan din ng dalawa ang bakanting IBO title noong January 2007. Muling nakuha ni Hatton ang IBF belt na nauna niyang binakante halos isang taon na ang nakakaraan. Tinalo nito si Uyurango sa pamamagitan ng unanimous decision. Still undefeated and new IBF IBO light welterweight champion of the world. December 2007 muling umakyat ng timbang si Hatton para sa mega fight kontra naman sa Noy Boxing number 1 pound for pound fighter na si Floyd Mayweather Jr. Malaking tanong ngayon kung kakayanin ba ng tinatawag na Ricky Fatton ang isang pound for pound boxer na katulad ni Mayweather. Kilala si Hatton ang malakas kumain at walang disiplina sa katawan kapag wala itong laban na nagresulta ng pagdoble ng timbang nito simula pa noong pumasok ito sa professional boxing. Subalit pagdating naman ng laban ay naaabot nito ang timbang para sa kanyang division. Sa unang round ay muntik pang mapabagsak ni Hatton si Mayweather na makapagpatama ito ng left jab para mawala sa balanse si Mayweather. Naging problema kay Mayweather ang pagpipressure ni Hatton sa mga unang rounds, subalit pagdaan ng ilang rounds ay unti-unti na nakakapag-adjust si Mayweather at nagawa pang masugatan nito si Hatton sa kaliwang mata sa third round. Sa ika-anim na round ay tuluyan nang nawala sa puko si Hatton nang magalit ito sa 1-point deduction sa kanya ng referee dahil sa pagsuntok nito sa likod ng ulo ni Mayweather. Dahil sa frustration at galit ni Hatton ay tuluyan na itong nawala sa focus. Sinamantala naman ito ni Mayweather. Napabagsak nito si Hatton sa round 10, bagamat nagawang makatayo ni Hatton ay hindi naman nito nagawang makapag-react pa sa sumunod na nalasap ni Hatton ang pinakamapait na pagkatalo sa kanyang buong karir. Bukod sa ito ang unang talo ay nagtapos pa ito sa technical knockout na talaga namang malaki ang naging epekto kay Hatton lalong-lalo na sa kanyang mental condition. Dumanas ng matinding depression si Hatton dahil sa pag-aakala na tinalikuran na siya ng lahat ng tao kasabay ng pagkatalo nito kay Mayweather. Habang walang laban ay nagpakalulong sa alak at didinaan sa pagkain ng kanyang depresyon. Anim na buwan matapos ang masaklap na pagkatalo kay Mayweather ay muling nagbalik ang tinaguriang Hitman para muling ibangon ang kanyang sarili at ang kanyang karir. Muling bumaba sa super lightweight division at tinalo si Juan Lascano at Paulie Malignaggi at naging IBO super lightweight champion. Taong 2009 ay muli namang naulit ang masaklap na pagkatalo ni Hatton sa kamay ni Manny Pacquiao. May tuturing na pinakamaling desisyon ni Hatton sa kanyang karir ang paglaban nito kay Manny Pacquiao, na nooy numero unong boksingero sa buong mundo. Naging kampante si Hatton na kayang-kaya niyang talunin si Pacquiao na galing sa mas mababang division. Manny has always been quite easy to hit. He's not been the most elusive himself, you know. So I mean, you know, if you're gonna say, you know, my defense, I can throw it straight back at you. You know, his defense, you know, and he's been shaken up several times. He's been stopped twice by body shots.
you can improve, like Manny has improved technically. But I hope he's improved on that body and that chin, you know, because he's going to get hit by the biggest man he's ever fought. Ginulat ni Pacquiao si Hatton at ang trainer nito na si Floyd Mayweather Sr. Dalawang beses bumagsak si Hatton sa first round. Tuluyan na itong bumigay sa second round. Muling nalasap ni Hatton ang bangungot nito kay Mayweather nang muling makatikim ito ng second round knockout kay Pacquiao. Bagamat pangalawang talo pa lamang ito ni Hatton, ay tila bumagsak na agad ng karir nito dahil sa sumunod na nangyari pagkatapos ng laban nito kay Pacquiao. Sunod-sunod na naging problema na kinaharap ni Hatton matapos ang laban nito kay Pacquiao. Mula sa pagkalulong sa alak ay nalulong din ito sa ipinagbabawal na gamot. Maging ang pamilya nito ay naapektuhan na dahil sa bisyo na kanyang pinasok. Once that dream is over, once you've used and you've experienced that high of being so loved, like so many people, and you know, and winning world titles, and people walking down the street, you know, there's Ricky walking down Las Vegas, there's Ricky Hatton, you know, once that's gone, it's a very hard thing to come back down to earth to. Hindi matanggap ni Hatton na mula sa maningning na karir ay bigla na lang siyang mawawala sa eksena ng boxing dahil sa masaklap na talo na kanyang nalasap. Hindi na kaya na ni Hatton ang depresyon na kanyang dinanas na umabot pa sa pagtatangka nito na tapusin ang kanyang buhay. I think the lowest point was when I got beat by Pacquiao. It was absolutely devastating defeat. I was walking down the street, you know, and I'm thinking, is everyone laughing? Ayon kay Hatton ay wala umanong dahilan pa para mabuhay siya dahil tinalikuran na siya ng lahat ng tao na nagmamahal sa kanya, maging ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. At me. I fell out with Billy Graham, if you remember at the time, he wasn't just my trainer, he was my best friend. And then I fell out with my mum and dad. So I thought to myself, I've got no best mate, I've got no mum and dad, I've got no boxing no more. What's my point being here on planet Earth? Several times tried to commit suicide. I kept doing it and I do it and it went on for months and months and months. And then I realized to myself, I can't do it. I haven't got the strength to do it. So then I thought to myself, I'll just drink myself to death. Umabot din ng maraming taon ang problema ni Hatton bago nito tuluyang baguhin ang kanyang sarili sa tulong na din ng kanyang asawa. Pumasok sa rehab si Hatton para tuluyang iwan ang kanyang bisyo at humingi ng tulong sa psychiatrist upang masolusyonan ang depresyon na kanyang pinagdadaanan na nagiging dahilan ng pagkalulong niya sa kanyang mga bisyo. Sa ngayon ay tuluyan ang nakabangon sa pagkalugmok si Hatton. Mula sa pagiging boxer ay nag-focus naman ito ngayon sa paghahasa ng talento ng mga boksingero bilang trainer at kalaunan ay nagtayo na din ang sarili nitong boxing promotion. Si Hatton din ang trainer ng light heavyweight fighter na si Tommy Fury, ang nakababatang kapatid ng heavyweight champion na si Tyson Fury. Isa din si Hatton sa corner ni Fury na lumaban ito kontra kay Deontay Wilder na nauwi naman sa tabla. Kasalukuyan din tinitrain ni Hatton ang kanyang anak na si Campbell na may record na 3-0 sa professional boxing sa featherweight division na maaaring maging isang world champion sa susunod na mga taon.